Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Walang travel history liban sa polling precinct ang naitalang dalawang kaso ng Omicron BA.5 variant sa bansa. Ang unang kaso ay mula sa dalawang individual sa Central Luzon. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, agad na nag-isolate ang dalawa at itinuring ng asymptomatic matapos makaranas ng ubo at sipon. May dalawang close contact sa mga pasyente na patuloy ding naka-isolate matapos magpositibo ang isa sa kanila. Bumalo na sa kabuuang 631 na kaso ng leptospirosis ang naitala ng Department of Health o DOH simula January 1 hanggang May 7 ng kasalukuyang taon. Ayon sa DOH, ang mga naturang bilang ay hindi hamak na mas mataas ng 6% kumpara sa mga naiulat na kaso noong nakaraang taon na may 596 na kaso lamang na karamihan ay nagmula sa Western Visayas, Cagayan Valley at Metro Manila. Nakitaan din ang bagyang paglobo ng kaso ng leptospirosis ang Bicol Region, Eastern Mindanao at Cordillera Administrative Region o CAR. Bungsod dito, pinaalalahanan ng kagawaran ng publiko na manatiling toyo ang kapaligiran at umiwas sa baha, gayon din ang pagsusuot ng bota na mainam ng panangga sa naturang sakit. Nakatanggap ng impormasyon kaninang umaga ang Malabon City Police Station mula sa Malabon Command Center tungkol sa hinanaing ng bomb threat. Nagkagulo sa Malabon City Hall at inilikas ng otoridad ang mga empleyado bunga ng alegasyon ng bomb threat ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO. Idiniklara ng Explosive Ordnance Disposal Team na cleared of any hazardous and explosive materials o ligtas na ang nasabing City Hall. Pinangunahan ng Philippine Army ang healing reconciliation ng mga dating miyembro ng New People's Army at IPS o Indigenous People sa Davao at Agusan Province. Ayon sa 10th Infantry Division, layo nitong maresolba ang dekadang hidwaan sa pagitan ng dalawang panig dahil ang mga katutubo ang kalimitang nagiging biktima ng krimen at karahasan. Sa pamamagitan ng tatlong magkakahiwalay na okasyon, naging tagapamagitan ng militar upang magkaroon ng reconciliation ang mga dating rebelde na miyembro ng nabuwag na NPA Guerrilla Front 3 at mga IP members upang humingi ng kapatawaran ang mga ito. Sa isang pagkakataon, dumalo si dating NPA Commander Maximo Catarata upang pangunahan ang healing process. Ayon kay Catarata, na dating pinuno ng Guerrilla Front 3, mahalagang magkaroon ng paghilom sa sugat ng nakaraan upang makamit ang tunay na kapayapaan. Para sa Kidlat News Update, AJ Ignacio nag-uulat. Atin yung pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. We'll be right back.